Hi guys! Welcome back to my channel. I'm sorry kung ganito yung voice ko and kung ganito ako kagulo today. It's because, una, may sipon ako. Pangalawa, kakaligo ko lang and wala pa akong ayos. Kasi, ang gagawin natin today ay magpa-product review tayo nitong Maybelline Dream Satin Skin Foundation. Ayan. Na nabili ko sa Beauty Manila for only 251 pesos. Paano nangyari yun? Well, nagkaroon kasi sila ng sale na 50% off sa lahat ng foundation na meron sila. And, syempre, na-sold out na yung mga Dream Velvet, ganyan-ganyan. And, alam ko naman na pinakamatunog na pangalan ay itong Dream Satin Skin Foundation. So, I gave it a try. Bumili ako for, so, 250 na lang to. Eh, meron pa silang piso lang yung shipping fee nila. So, kinuha ko na rin yung chance na yun. And, yun, nabili ko na siya for 251 pesos. So, marami na ako narinig na good reviews about this product and I can't wait to try this on sa aking face. So, let's do it. So, guys, nakapag-tone ako ng face and nakagamit na ako ng moisturizer and yung shade ko pala dito ay PO3. Ayan, hindi ko siya sinasadyang ganito yung shade ko ha. Ito na lang kasi yung available na shade at nag-iisa na lang tong stock nila. So, kinuha ko na, diba? Alam ko dapat ang shade ko ay B3 or B4. Parang mga ganun dapat. So, itest na natin siya. Itong Maybelline Dream Satin Skin Foundation, it has SPF 24 and PA++. So, ayun. Try na natin siya. Lagay lang natin siya dito. Unang pump, ganito na siya, guys. Ganito siya karami. Itong side na to, lalagyan ko using a damp beauty blender. Ito, lalagyan ko lang using a brush. Ito kasi meron ako mga pimples dito eh. Diyos ko, napakadami. So, try na natin. Ayan, medyo wala pa siyang na-cover kaano, pero para na siyang flawless, di ba? So, lagyan ko tong kabilang ng face using a itong brush nito. So guys, this is how it looks like when applied with a brush. Parang mas... Ano ba? Mas okay. Hindi, parang pantay lang. Pero hindi pa kasi ako satisfied. Ayan. Hindi pa ako satisfied dun sa coverage na binibigay niya. So, mag-second layer tayo. Hi guys, before anything else, I would like to say hi to Unicorn and Kitten Lover. Hello po. Kasi nagpapa-shoutout siya. Alam mo, kinikilig ako po mga ganito. So, hello Unicorn. So, hello Unicorn and Kitten Lover. Sana napapanood mo tong video na ito. So, ayan guys. This is the time where we talk about how this amazing product works when applied, or this is my final thoughts about this Maybelline Dream Satin Skin Foundation.
So, sa packaging muna tayo. Yung glass niya, feeling ko, para sa akin na, okay lang siya na glass. Kasi, maingat naman ako eh. Pagdating sa makeup, ha, maingat ako. And, yung pump kasi talaga yung nagdala sa packaging niya. Hindi kayo yung mahihirapan magtaktak, yung magtansya. So, alam nyo kung gano'ng karami lang yung kailangan nyo. Isang, parang yung ginawa ko kanina, diba? Parang half pump. Eh, hindi pa siya bongga sa face ko. So, nagpump ako ulit. So, onti lang yung masasayang in case na hindi nyo natansya ng bonggang-bongga. So, bale, ano yun? One point siya sa akin. So, sa price na nakuha ko na 250 pesos, super okay siya, guys. As in, sana nga dalawa na lang yung kinuha ko, pero hindi naman kasi ako nagbayad eh. So, okay na itong isa lang yung kinuha ko. So, ayun, sa price na sale, okay na okay siya, guys. Huwag na kayo magdalawang isip para kumuha nito. Pero dun sa price na 500 pesos, kung wala pa kayong masyadong alam sa foundation, or kung hindi kayo nanonood ng mga review sa YouTube, or kung hindi kayo nagbabasa ng mga review sa YouTube, siguro, huwag muna kayong bumili. Magbasa-basa muna kayo kasi baka hindi siya compatible sa inyong skin type. Pero kung napanood nyo yung review ni Miss Ann Klutz, ni Simply Rays, at saka ni Purple Iris ata yun. So ayun, napanood ko kasi yung review nila. And simula nun, parang gustong-gusto ko na kumuha nito. And sabi nga pala nung friend ko, si Lori kasi, nakakuha siya nito. And maganda daw siya kahit sa may mga oily skin. So ayun, tinry ko siya. So para sa price niya, sa sale price niya, plus 1 point, para din doon naman sa price niya na kahit hindi siya sale na 500 pesos, siguro okay na yon kesa yung mga iba kasing foundation na pareho lang naman sila ng bibigay na effect eh. Pero yun kasi mga 700 pesos, ganun-ganun. Diba? Ang kakain ko na lang yun. So, sa coverage naman tayo. Yung coverage niya is light to medium coverage. Kung makikita nyo, yung dito ko kasi, ayan. Diba? Hindi niya masyadong na-cover yung... Oh my God! Ang ganda! Para ako flawless! Wait lang! Ngayon ko lang napansin. Parang ang flawless-flawless ko dito sa mirror. Pero ayan. Medyo na-cover niya. May onting coverage siya dun sa aking mga pimple dito. Kasi pag wala akong makeup, guys, parang kanina, kung napansin nyo kanina, super halata ng mga baby pimples ko, diba? Ang dami-dami kong ganyan ditong side na to. And dito, medyo may onte, pero guys, na-cover niya, oh. Hindi siya halata. Mukha akong flawless. Oh my God, mukha akong flawless. Oh. Diba? Oh my God. So, ayun. Mukha akong flawless sa... So, sa light to medium coverage na okay siya. And guys, lightweight siya sa inyong face. So, parang wala lang kayong, hindi siya yung parang pag nagsasalita kayo, nababant yung mukha nyo. Hindi siya ganun. Hindi siya sticky. Pero parang ano siya eh. Parang wala lang talaga. Parang, alam nyo yung feeling na bagong hugas kayo ng mukha. May ganung feeling eh. Parang bagong hugas ako ng mukha. Yun lang. Tapos pinatuyo ko lang. Ayan, guys. Pak na pak ganun. Ang flawless niya, tignan niyo ba? So, ayun. Ano pa ba? Hindi ko kasi siya matatest sa labas ng bahay kasi di mo na ako aalis. So, tinest ko na lang siya using naglagay ako ng mga makeup na ganyan-ganyan. And it blends out perfectly. Kasi meron, di ba, yung iba. Meron kasi akong nagamit before na foundation siya. Tapos, nung naglagay ako ng blush on ata yun. Parang natalo niya yung blush on. So, mas makapal pa rin yung foundation ko kaysa sa blush on ko. So, ayoko na lang ganun. Nakalimutan ko lang kung anong brand yun eh. Pero ito, para lang kasi talaga siya yung feeling ng Bibiholic. Ganun lang siya. Ito lang, nagkaiba lang kasi ito foundation. And mas maganda yung nabibigay niyang coverage kesa dun sa mga BB cream, dun sa Bibiholic. So, ayan. So, guys, yaman lang din namang. Yaman lang. Na nagre-review tayo, i-test natin siya sa flash photography. Flash photography. Tignan natin ha kung may pagkakaiba ba sila sa walang flash at sa merong flash. Guys, addition lang dun sa claims na nilagay nila sa likod. Kapag talagang Maybelline naglagay ng
ng claim sa likod. As in, they make sure na totoo yung nakasulat dun sa likod ng product. Kasi totoo naman na napaliit nito yung pores ko. Actually, parang na-minimize niya nga yung itsura ng pores ko habang gamit ko to. And yun nga, satin smooth looking skin. Ayan, and ano pa ba? Ayun. Yung parang feel mo moisturize ka. Ewan ko, kasi siguro satin siya. Kasi pag matte, diba, feeling nyo, ano, undry. Pero ito, parang moisturizing din nga siya. And hindi ko masyadong, para sa akin na, hindi ko masyadong nahalata yung pores ko. Which is a plus para sa akin. So guys, my final verdict para dito sa foundation na to ay 10 over 10. If you did like this video, please don't forget If you did like this video, please don't forget to give this video a thumbs up. If you have comments, suggestions, and even violent reactions, please let me know in the comment section down below. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please do so. I-click mo lang yung subscribe button dyan sa baba and yung katabi na yung bell button para ma-notify ka every time I post a new video. So guys, if you think naging helpful, if you think naging helpful tong video na to, bigyan nyo naman ako ng like and I'll see you on my next video. Bye!